Good morning po, Son Juan Barangay, Captain Christina, Paola Cristina, go, ng San Mariano Isabela. Ma'am, ako po si Jude Vergaño, live po tayo mapapanood maya lang ng kaunti sa ating pong Brigada Bayan ng Malaya Facebook at ganoon din po sa ating YouTube channel na Gripama. Naparito pong ma'am kami para ngayon po namin kayo ng mga informasyon hindi po sa pagganapan po ng inyong barangay. Ngayon bago po tayo magsimula, nais ko pong bumati po kayo sa inyong barangay dito po sa Songa, San Mariano, sa Mera. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat at binigyan po ko ng pagkakataon sa panayam na ito. And hello po sa aking mga kabarangayan sa Zone 1. Kamusta po kayo? Andito na po ako sa Brigada. Yun po. Okay ma'am, gusto lang po namin malaman kung ano po itong mga ongoing at mga kasalukuyang pa pong ginagawa o natapos na pong proyekto ng ating barangay na may kinalaman din po sa ginagawa ng ayuda o pagtulong ng ating mabutihing mayor na si Mayor Edgar. Actually, lahat naman, yung sa mga, kunyari po sa mga senior payout, diba? Yung proyekto po ng ating mahal na mayor na si Mayor Bobotboy. Yes po, naipapatupad po namin ito. And marami na po kaming naibigyan na beneficiaries from Zone 1 na seniors dito. When it comes naman po dun sa ating ibang mga payouts, kagaya po nung galing din po kay Congressman sa mga kagawad, ito naman is wala pa po siya pero ongoing. So marami po kasi pinagbibigyan po, no? And ang pinaka-recent po siguro yung mga street vendors naman po sa Barangay Zone 1, sila po ang naging beneficiaries. Sa ngayon po ma'am, ano po yung mga proyekto po ng barangay? Meron po ba kayong mga paggawain, mga infrastruktura, o meron po ba kayong mga farm to market road doon sa mga sityong barangay po ng Zone 1? Actually po, Zone 1 po kasi is population, so hindi na po kami masyado sa infrastructure. But our 20% development plan goes ngayon po is ongoing po para doon na mapagawa po ang aming daycare, maayos. So, it's more of renovation po. And hopefully, when matapos po namin ito, magtuloy-tuloy na po when it comes to our street lights and yung mga drainages po, mapaayos po namin. Sa ngayon po, ang iba po maming mga programa like yung mga weekend fitness programs namin for children and seniors, yun po pinapatupad namin weekly po yun, every Fridays. And then on Saturdays, may mga cleanup drive kami in the mornings. And ano yun, I wanted everybody from seniors and children to children, actually, yung magkaroon kami ng mga activities na sama-sama. And yung pinaka-recent po, yung nangyari pong livelihood training for women naman po. Yung celebration din po kasi yun ng Women's Month namin. So nagkaroon kami ng baking training through TESDA po. Yun po. Kumusta naman po itong mga nabanggit po ninyo ng mga training nasa combination po ng TESDA? Namomonitor naman po kayo ito? Maganda naman po ba ang nag-resulta? Actually, nakakatuwa kasi po, very enthusiastic yung mga women na sumali po sa livelihood training na ito. And actually, dalawa po kasi yung mangyayari training po sa amin. So, we're just waiting for the schedule for the next one. And marami na po ang gusto pong makasali po dito. Ma'am, patanong po tayo dito sa SK. Ano po bang ginagawa po ng tanggapan po ninyo ng barangay para ma-improve po natin itong ating mga kabataan sa pamumuno po ng inyong district president? Actually po ma'am, very very particular ako when it comes to the welfare of the children kasi I'm very particular din na makapag-coordinate sa SK sa akin when it comes to his projects.
Sa ngayon po, dahil nga po magkakaroon po kami ng barangay fiesta, ang kanyang pinagtutuunan po ngayon is yung interliga po yata ng Purok. Purok naman po sports, yes po. But I am also pushing na magkaroon talaga kami ng children. It's like yung hub po ba yun, yung tech hub nila. To, for of course, yung meron silang mapuntahan and very active din po kasi ako when it comes to teams and everyone na pwede silang lumapit sa akin, not just SK or Tagawad. I'm very much involved and hands-on when it comes to them, sa mga youth. Ma'am, kumusta naman po yung sistema ng paglilingkuran ninyo? Politiko po kasi kayo ngayon. Ano naman po yung mga adjustment na ginagawa po ninyo mula doon sa private life mo ngayon sa public life po ninyo? Actually, it was very... medyo mahirap siyang naging transition from being a very private person. For the longest time, di nga nila alam na meron pa ako dun sa Go Family because I'm very private. But I really enjoyed the work being punong barangay. And napamahal din ako dun sa trabaho ko. Kaya so it wasn't very easy. It wasn't very hard. It was very easy for me to spend time, kumbaga, or work on. Actually, nung pinasok ko po yung position ko, ang dami pong problema pending yung barangay. And I did my very best from yung mga sa budget and everything. I tried to do it. But of course, dahil na rin po siguro sa galing din po ng aking mga kagawad, without my team, without their support also, hindi rin po naman magiging successful yung mga ginagawa po namin kung hindi rin po tayo sa kanila. They're very, very hardworking people also. So, nabanggit po ninyo na talaga masisipag po ito mga barangay kagawad ninyo. Yes po. Kumusta naman po yung direct relationship niyo po sa bawat isa? Actually, hindi naman po maalis na minsan may hindi magandang nagiging may mga, you know, hindi okay. But I make sure at the end of the day that maayos kaming lahat because I also cannot work in an environment na hindi kami maayos. And from the very start, sinabi ko naman sa kanila, what goes on in work, so work lang yon. But personally, it doesn't mean, kunyari magalit man ako sa kanila, it doesn't mean because it's a personal thing. It is all because of work. Pero kung tatanungin nyo sila, halos lahat kami friends. Lahat kami, laging, yung iba pa na hindi ko naging partido ng election, actually, I make sure okay kami. Kasi I think kung mas ma-motivate mo sila, and mas makita nila na hindi ka yung hindi ka nagtatanim ng any sama ng loob or you're taking it personal, they do amazing work. Ma'am, siguro wala na rin po muna kami may tatanong sa inyo at halos nasabi na rin ninyo ito mga magagandang pangyayari po sa inyong barangay. Ma'am, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon para pasalamatan naman po itong ating mga kababayan, yung kabarangay sa komunidad. Hindi sa ginagawa doon ang kooperasyon at pagtulong, ganun na rin po. Pasalamatan na rin po natin yung ating mga liderato sa itaas na wala rin sa akin tumutulong po dito sa ibaba para yung mga nasa laylayan po ay maitaas po. Maraming salamat po sa lahat po ng constituents ng Barangay Zone 1 and kung hindi rin po sa cooperation and support na po ninyo is hindi po rin namin may papatupad o hindi rin kami magiging successful sa mga program ng amin ibinibigay. Sana po magtuloy-tuloy lang po ang pagiging yung cooperation and yung togetherness natin. Yun lang naman lagi ang hinihingi ko sa inyo. Wala namang iba. And of course, sa ating pong mayor, Edgar Bobot ko, sa ating pong congressman, Ed Christopher ko, at board member, Ed Christian ko. Alam niyo po, alam ko po mga kamag-anak ko kayo. But, alam ko rin po na sa dami rin po ng inyong problema at sinusuportahan at kailangan pong tugunan.
malaki pong bagay na nabibigyan din pa rin po ng pansin ng mga request po namin at yung mga pangangailangan po ng Barangay Zone 1. Wala naman po akong ibang hangad kundi ang matulungan din po, hindi lang po ang Barangay Zone 1, pero siyempre po ang buong distrito 2. Alam din po namin na gusto nyo rin pasalamatan yung ating gobernador at vice-gobernador. Ah, yes po, actually, barely ko na po kasi nakikita si Gobernador Albano, but I'm very, very thankful dahil din po sa kanya, nabibigyan din po ng mga proyekto, yung, or nabibigyan din po ng tuon at pansin ang San Mariano. Hindi po dahil po kay Gobernador Ma'am, maraming salamat po. Punong barangay ng Zone 1, San Mariano Isabela, Cap, Paola Cristina po, sa pagpapaunlak niyo po sa amin, ma'am. Sana lumawig pa ang adikayan ito. Maging maganda po ang Zone 1. Maganda rin po ang liderato ninyo. At patuloy po ang kooperasyon po dito sa inyong komunidad. Kapasalamat po kami sapagkat sa kabila po ng maraming problema natin ngayon sa bansa, nagagawa pa rin natin na makabangon tayo sa tulong po ng mga punong barangay na katulad ninyo na tumutulong po doon sa mga nasa laylayan o mahihirap. Maraming salamat po muli. More power.